Hello mga kandip, good evening po sa inyong lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Back to normal na tayo, back to track. So ayan, medyo okay-okay na yung mga bagay-bagay sa ating mga kapaligiran. At ayan nga po ngayon, since kanina parang ang dami naming nabentang gulong, kaya ang pag-uusapan natin ngayon is ang gulong ba ay fast moving? Ayan, para doon sa mga nag-iisip or nagpaplano or pasimula pa lang or kasisimula pa lang. Fast moving nga ba ang gulong? Malaki ba ang kinikita or tubo sa gulong? Yun kasi yung mga tumatakbo sa ating mga isipan. Okay, first sagutin natin ang katanungan kung fast moving ba ang gulong? Yes po, makukonsider natin ang gulong as fast moving para sa isang motor shop or motorcycle parts and accessories store. Kasi sa pinakapalatandaan na motor shop or motor parts business or motor cycle parts and accessories, ang iyong store is dapat mayroon kang gulong. Isa yan siya sa pinaka-basic. Bakit? Dahil lahat ng motor ay may gulong. At lahat ng motor, iba-iba ang sizes. Kaya halimbawa, ito ay para sa malalaki, ito may maliit, iba-ibang size pa. Kahit yung mga maliliit na motor, iba-ibang size. Kaya nakukonsider siya as fast-moving na klase ng item sa isang motor parts business or motorcycle parts and accessories store. Problema nga lang, pagdating sa gulong, sa dami nga ng sizes, design, tapos minsan ang dami-dami mo ng design, ang dami-dami mo ng sizes is hinahanapan ka pa ng iba pa, yung wala ka, yun pa yung hinahanap. So nakaka-pressure bilang mga shop owners, Pero ang remind ko lang palagi at tips ko lang palagi doon sa pa-start pa lang, maliit ang puhunan or kaka-start pa lang, go kayo doon sa basic sizes at saka sa mga kumbaga affordable price na mga brand muna. Wag muna kayo doon focus sa mga tubeless, lalo na kung ang area nyo naman ay hindi pa talaga tubeless dominated na mga area. Yung marami pa talagang gumagamit ng tube type na mga tires. So, ayan, iba-ibang size, iba-ibang design, iba-ibang brand. Pili lang kayo doon sa tingin nyo yung mga pinaka-basic sizes like 250, 275, 300, ayan, 17, at saka yung 18 kasi sa mga TMX 125, ayan siya, 18 yung mga gulong nila. Pero konti-konti lang na mga stocks na yon. Next question is, malaki ba ang kinikita or tubo sa mga gulong? The answer is no. Hindi po malaki ang kinikita or tubo natin sa mga tires. Napakaliit lang ng ating tubo margin sa mga tires. Since considered siya as fast moving, kaya medyo maliit yung tubo margin natin sa mga tires. That's why nga ang hirap mag-stock or mahirap ma-overstock ng mga tires na marami kang tires kasi napakalaki ng kanyang mga kapital, ng kanyang mga puhunan to think na napakaraming sizes na kailangan nating i-provide, napakaraming designs. Alam nyo, medyo marami-rami kaming mga sizes at mga designs. Pero may hinahanap pa rin talaga yung customers, yung wala ka, yun yung hinahanap nila usually. So ang hirap niyang kompletuhin, ang daming mga sizes, ang daming brand, ang daming designs. Pero ang liit ng tubo. Magkano lang ang tubo per piraso natin? Magre-range ka lang sa 50 to 100. Depende pa yun sa iyong location, di ba? So, tapos ang capital niyan, malaki. Nasa 300, 400, 500. Depende sa size. Kasi ang price ng mga tires is depende sa size. Depende rin sa brand. So, yun siya. Maliit ang tubo, malaki ang capital. Yun ang katotohanan, real talk natin pagdating sa mga tires. Ang sarap niyang tingnan na marami kang stocks, pero ang sakit niya sa bulsa dahil napakalaking capital ang ilalaan mo sa kanya. And then, maliit lang yung tubo na babalik sa'yo. Pero hindi natin siya pwedeng baliwalain since number one din siya na fast moving sa isang store or sa motor parts business. Ayun.
So, ang maiititips ko lang doon sa mga baguhan or pa-start pa lang or mga maliliit lang kapital, choose lang kayo kahit pa dalawa-dalawa lang muna, tatlo-tatlo per sizes at per brand or design. Kasi sa mga, like sa mga probinsya, sa mga munisipyo, ayan, lalo na kung marami pang area doon na yung mga customers nyo is mga nasa hindi highway, ayan, yung may mga spike yan gusto nila. Kasi yan yung mga may panlaban sa putikan or sa mga madudulas na daan. Okay, so yun lang, wag po tayo mag-overstock. Ayan nga, nung nakaraan, mga 2 months ago yata na last purchase namin na napakalaki, napakarami nung tires namin na na purchase. So yung iba nga nandyan pa rin. Hindi rin kasi pare-pareho. Minsan, nauubusan kami. Same yung quantity. Tapos hindi pa nag-ano yung dapat na reorder date is nauubusan. Minsan naman is hindi na umabot na doon sa order date, hindi pa nauubos, may mga natitira pa. Okay, so yun lang ating pag-uusapan for tonight's video. Maraming salamat po. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at pa-like na rin po at pa-share ng ating video. And shout out to Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas at sa ANJ Motor Parts and Accessories sa North Cotabato. Bye-bye! See you always na po at back to track na po tayo sa ating mga daily vlogs dito sa ating motor parts business. Bye-bye!